Magandang araw! Ngayong araw na ito, may panibago na naman tayong matututunan o matututuhan ngayong araw na ito. So, ang aralin natin ngayon ay pang kindergarten. Ito ay quarter 2, week 1. Every person is a member of a family. Ang bawat isa ay may kanikanyang pamilya na kinabibilangan. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Narito pala ang life encouragement na makikita sa Psalms chapter 37 verse 4. Ano nga ba ang pamilya o ang aking pamilya? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga kasapi ng bawat pamilya at ang kani-kanilang ginagampanan. Ano ang pamilya? Ang pamilya o ang mag-anak ang tinaguri ang pinakamaliit na sangay ng lipunan. Sa loob ng isang pamilya, maaari ring mabalangkas ang isang pamahalaan o gobyerno. Ang mga magulang ang pamahalaan at ang mga anak ang mamamayan. Ang pamilya ay lipon ng dalawa o higit pa sa dalawang tao na magkaugnay sa dugo sa bisa ng sakramento ng kasal o manugang o sa pamamagitan ng pag-aampun o paninirahan sa isang tirahan. Mahalaga ang pananatili ng pamilya dahil ito ang tumutugon sa maraming pangangailangan tulad ng pangangalaga sa mga batang kasapi nito. Ito ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Una, ang kasama ng pamilya, lolo. Minsan ang isang pamilya ay mayroong mga magulang ng ating magulang na kung saan hindi na nila kayang maghanap buhay, kaya sila naninirahan sa kanilang mga anak. Ang lulo, siya ang magulang ng tatay at nanay mo. Pwedeng sa kay nanay mo o kaya kay tatay. Ayan, lulo. Lola. Sino nga ba si Lola? Si Lola din, pwede ang nanay o ang mga magulang ng tatay at nanay mo. Pwedeng sa kabilang magulang ng nanay mo o kaya magulang ng tatay. Tatay. Si tatay, o pwede rin tawagin ng ibang tatay. Ang tawag sa kanilang tatay ay papa o kaya daddy. Ang tatay ang haligi ng tahanan. At siya ang naghanap buhay upang magkaroon ng ligtas na tahanan, sapat at wastong pagkain, maayos na pananamit at masayang pagsasama. Siya rin ang gumagawa ng mabibigat na gawain na katulong ang kanyang kuya o ang panganay na lalaki. Yan. Nanay, mama o mami. Ang nanay ang ilaw ng tahanan at siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay, nagbabudget, nag-aalaga ng mga anak. Sino nga naman si ate? Si ate, siya ang katuwang ni nanay sa mga gawaing bahay. Katulad ng paghuhugas ng pinggan o mga pinagkainan. Pamamalansya.
kasama si ate sa pangagawaing bahay. Pagluluto. Ayan. Kasama rin si pwedeng sumama si kuya sa pagluluto, paghahanda ng pagkain para sa pagkain ng buong pamilya. Okay, narito pa ang ibang mga gawain na kung minsan tumutulong si ate sa mga gawaing bahay kay nanay. Siya ang tumutulong sa paghuhugas ng mga pinggan. Nagtutupi ng mga damit na nilabhan. Naglilinis ng bahay. Nagtutupi o nagsasampay ng mga pinaglabhan ni nanay. Tumutulong din si ate sa pagluluto. Tumutulong din siya sa pag-aalaga ng mga halaman katulad ng pagdidilig. Yan ang mga gawain na kung saan tumutulong si ate kay nanay, kay mama o kay mami. Kuya. Si kuya naman ang katuwang ni tatay sa mga gawaing mabibigat tulad ng pagkukumpuni ng tahanan at iba pang gawain. Yan, si kuya pwede ring maghugas ng pinggan. Ayan, tumutulong din si kuya sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan kay tatay. Ayan. Kung ganyan ang ating pamilya, pagkatapos ng mga gawaing bahay, alam na natin na dapat tayong buong pamilya ay nagsasama-sama ng masaya upang magkaroon ng katahimikan, pagmamahalan, at masayang pamumuhay ang isang pamilya. Ngayon naman, subukan natin kung nakilala mo kung sino-sino ang mga bahagi ng o kasapi ng isang pamilya. So, bibigyan kita ng ilang oras o minuto para masagot ito. Okay, kung tapos ka na sa iyong gawain, tingnan natin kung mga tama ba ang iyong naging mga sagot. Okay, tingnan natin si Lola. Lolo. Katulad ba nito ang iyong sagot? Kuya. Nasaan si ate? Tatay. At ang huli ay si nanay. Napaka mahusay mo. Ang galing-galing mo kung nakuha mo lahat ang mga sagot. Salamat sa panonood. Sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan.